Ngayon, Johnson, ating makakausap si Ariel Rojas para sa pinakahuling update ano, ng Pag-asa. Pag-asa weather forecaster, bulletin number 16, may rainfall warning na. Alright, alamin po natin ang balitang ito mula kay Ariel Rojas. Johnson? Ariel, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo, sa ating mga kapamilya. Tama po yan, may nakataas po ngayon na orange warning level sa ilang bayan po ng Quezon, specifically dito po sa may Bondoc Peninsula at sa may central part. Meron pa rin pong banta ng mga pagbaha at paghuhunan ng lupa sa mga bulubundukin lugar. Samantalang nakataas naman po ang yellow warning level sa eastern side po ng Batangas at sa northern part ng Quezon, dyan po sa may Nacar Infanta Real Polillo area, pati rin po sa central part ng Quezon. Posible po yung mga pagbaha sa mga low-lying areas. Samantala, nakapag pangatlong landfall na po itong si Typhoon Rolly dyan sa vicinity ni ng San Narciso, Quezon, kanina pong alas 12 ng tanghali. Dahil pa rin po sa land interaction dito po sa may southern part ng Luzon, ay bahagya pa rin pong humina itong si Rolly. Yung kanyang maximum sustained winds ngayon ay nasa 175 kilometers per hour, malapit sa gitna. At yung pagbugso ng hangin naman umabot ng 240 kilometers per hour. Kumikilos po pakanduran itong si Rolly sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa ngayon po, nasa Maymong Pongpas po yan. Ito po ang pagitan ng Bondoc Peninsula at ng Marinduque. Patungo po yan dyan sa open area ng Tayabas Bay. Mm-hmm. At tutumbukin po itong Batangas bago po dyan na posibleng dumating sa May Cavite. Between 4 and 7 p.m. tonight, yung sentro po ng mata ni Rolly ay mga around 70 kilometers south ng Metro Manila. So around this time po, mararanasan natin yung malalakas na pagbugso ng hangin. At meron pa rin tayong nakataas sa signal number 4 dyan sa Camarines Norte at sa northwestern part ng Camarines Sur. Sa Metro Manila, sa buong Mimaropa, sa buong Calabarzon, sa ilang bahagi po ng Mimaropa except sa may Palawan and southern parts ng Mindoro, and pati rin po yung southern part ng Central Luzon. So Bulacan, Pampanga, Bataan, pati po yung southern part ng Zambales. 171 to 220 kilometers per hour po yung pagbugso ng hangin dyan in the next few hours pag mas malapit na po itong si Typhoon Rolly. Samantala, yung ibang bahagi naman po ng Camarines Sur at ng Central Luzon at ng Mindoro, nakasaas po ang signal number 3. Samantalang dito naman po sa Nueva Vizcaya, Quirino, Benguet, La Union, Pangasinan, remaining parts po ng Aurora at ng Nueva Ecija, at ibang bahagi po ng Bicol Region at ng Mindoro, signal number 2 naman. And signal number 1 sa ibang bahagi ng mainland northern Luzon, so Ilocos Region, Cordillera and Main Cagayan Valley, ilang bahagi po ng Palawan, and yung ibang northern parts ng ilang probinsya dyan sa may Kabisayaan. At magdadala pa rin po ng katamtaman hanggang sa malalakas at matinding pagbuhos ng ulan itong si Rolly habang tumatawid ng southern Luzon. As I have mentioned earlier, nakataas na po yung orange and yellow warning sa ilang lugar sa Quezon at sa Batangas. Pati rin po dito sa may Metro Manila, Marinduque and Romblon, Mindoro Provinces, ibang parts ng Central Luzon, at pati rin dito po sa eastern sections ng mainland Cagayan and Isabela dahil hinihila po nitong bagyo itong ating northeasterlies. At posible pa rin po magkaroon ng storm surge hanggang 3 meter dito po sa may Tayabas Bay area ng Batangas at ng Quezon, and sa may Manila Bay po yung mga dalampasigan ng Metro Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga at Bataan. So pinag-iingat pa rin po natin yung ating mga kababayan, bagamat bahagyang pahina ng pahina dahil nga sa continuous land interaction itong si Rolly, mapanganib pa rin po at mapaminsala pa rin yung dala niyang hangin at pati rin po yung mga pag-ulan na posible pa rin magdulot ng malawakang pagbaha at pag-uho ng lupa. Ariel, matanong ko lang, ano, dahil sa ang Metro Manila ay marami ang naninirahan dito sa Metro Manila nga. Ano oras dapat asahan yung landfall, yung lakas ng bugso ng hangin at lakas ng ulan? So hindi po tayo directly tatamaan itong si Typhoon Rolly. So dadaan po siya south ng Metro Manila. Between 4 and 7 p.m. yung closest nitong ng mata nitong si Rolly sa atin. So that's around 70 kilometers habang binabaybay po nito itong Batangas Cavite area. So between those times, doon po natin mararanasan yung malalakas na pagbugso ng hangin and even po yung malalakas na mga pagulan. But still, even if mga dalawang oras pa po, approximately yan, it's better na ready na po tayo, especially yung mga nakatabi po sa tabing ilog, tabing sapa,
And doon po sa mga bahaing lugar, since baha po talaga yung main problem namin natin sa Metro Manila, and sa ibang bahagi naman po ng Central Luzon, especially dyan sa May Zambales, kung saan meron pa rin pong ash deposit, posible po na magkaroon po ng pagdaloy ng lahar dahil nga sa mga pag-ulan. Dulot po nito ni Rolly. Johnson? So, Ariel, yung mamayang between 4 to 7 p.m., ang inaasahan ba natin dito sa Metro Manila, mas malakas na hangin at mas malakas na pag-ulan? At tama yan, dahil ito ay mas malapit sa atin sa eyewall. And sa eyewall po kasi yung pinaka-destructive na winds ng bagyo. But since hindi naman tayo tatamaan direct din ng eyewall, meron pa rin tayong malalakas na mga pagbugso. And if at ito po nga si Rolly ay humina pa po. Even so, let's say ma-downgrade po halimbawa from number 4 to number 3 ang wind signal sa Metro Manila, ang ganyang hangin po ay kaya pa rin po magpatumba ng puno at makasira ng mga bahay. Matanong ko lang, ilang landfall pa ba ini-expect natin kay Bagyong Rolly? Nakakatatlo na po siya. So pagdating po niya dyan sa may Batangas or sa may southwest part ng Quezon, yan po yung possible niyang pang-apat. But paglabas niya ng West Philippine Sea, wala na po tayong inaasahang lupa dyan. Unless po umakyat po pataas dyan sa may Bataan. So yun yung kanyang possible fourth and fifth. But sa present track natin ngayon ay northwestward po yung kanyang movement, possible lumabas sa may Batangas Cavite area. So by that area po, wala na pong Philippine landmass dyan. So possible na pang-apat. Kailan ang possible exit? Ang possible exit ng par nito ay Lunes po ng gabi or Tuesday ng madaling araw. Oh, pero meron tayong isa pang bagyo, di ba, si Shoni? Yes, tama po yan. Kaninang umaga ay pumasok po yan ng PAR. Pero in the next 2-3 days ay wala naman pong inaasahang epekto itong si Tropical Storm Shoni sa ating panahon. So, sa kasulukuyan po, ang ating focus ay na kay Rolly muna. But we will still issue warnings or information about kay Shoni para lang po aware yung ating mga kababayan na may incoming threat din po. Ka-Ariel, wala tayong inaasahan na yung magkakasabay yung dalawang bagyo, tawag yata ni Judon Fujiwara effect, yung para bang hinihila nung isang bagyo, yung isa pang bagyo. Walang ganon. Actually po, basta sa nakita natin sa movement ni Shoni, possible po na nagkaroon ng Fujiwara effect. Kasi nung before nag-landfall, itong si Rolly dyan sa may Bicol region, ay biglang umangat po yung movement nitong si Shoni. And normally po, ang nagdidikta ng lakas between two systems ay yung mas malakas. And dihamak po na mas malakas si Rolly. Si Rolly. So bigla pong halos natangay, umakyat po ng medyo mataas itong si Shoni na ang kanyang latitude ngayon nasa may central zone. Apo. But since nag-weaken na din po itong si Rolly, possible po na lumayo kayo yung kanilang distance and hindi naman po agad-agad matutulak na ito or mahihila itong si Shoni na malalakas din po in the next few days. Ang binabanggit mo, Kuya Ariel, ano, na sakali magkaroon ng Fujiwara effect, ang ibig bang sabihin nito, si Rolly ay babagal ang pag-alis sa kalupaan sa Luzon at parang ang lalabas siya, parang hihilain siya ni Shoni, ganun ba? Ay, hindi po. Mas malakas po kasi si Rolly. Okay. So as I mentioned earlier po, yung mas malakas na system ang nagdi-dictate ng interaction between the two. So nangyari na po yung kanina yung Fujiwara effect before landfall kasi bigla pong tumaas itong pagkilos po ni Shoni. So ngayon po na humihina na rin itong si Rolly habang may land interaction at ito naman si Shoni ay maiiwan po dyan sa gitna ng karagatan, hindi naman po inaasahang bibilis yung pagkilos ni Shoni. Inaasahan nyo ba na si Shoni rin ay magla-landfall o ito ay lilihis? Base po sa nilabas nating forecast track kanina pong alas 11 ng umaga, ito po ay posibleng tumama dyan sa may extreme northern Luzon, sa may northern tip ng Cagayan. But it will take its time. Magpapanatili po muna yan dyan sa may gitang bahagi ng Philippine Sea kung saan sa posibleng umabot ng typhoon intensity. Pag landfall po dyan sa may northern part ng Cagayan, ay posibleng na sa severe tropical storm category. But that could still change po. Ariel, sa pagdaan ng bagyong si Rolly ano, sa Metro Manila, gaano katagal inaasahan ang pagdaan nito sa Metro Manila? Bagamat hindi natin sinasabing direct hit, ilang oras ang maaring tahakin o maranasang lakas ng ulan at lakas ng hangin ang maranasan sa Metro Manila? Bahagya pong bumilis yung kanyang pagkilos. So dito po sa window period na 4 to 7 p.m., dito po yung kasagsagan. But siguro po mga until 11 p.m. ay or even after midnight ay maramdaman pa rin yung mga bahagyang epekto nitong si Rolly. So possible po ngayong buwabe hanggang mamayang early morning. Kael,
Alin ba mas maganda? Yung bagyo ba mas mabagal o mas mabilis para mas mabilis din siyang makalalabas ng par? Kung mabagal naman eh, mas matagal nating mararanasan ang epekto ng bagyo. Actually, tama ka Johnson, mas maganda po na yung bagyo ay mabilis ang kilos. Kasi po, ibig sabihin po ay masabilis yung kanyang effect. Unlike, let's say, yung nangyari po kay Usman dati, na nag-hover dyan sa may Eastern Visayas, babad na babad po ang Eastern Visayas, nagdulot po ng mga massive na pagbaha at pagguho ng lupa. So, yun po. So, mas gusto po natin na mas mabilis po ang kilos ng bagyo. Kaya lang, normally, ang mabilis na bagyo ay yung malalakas, mga typhoon at super typhoon. Opo. So, yung mga tropical depression, tropical storm, kadalasan po mababagal sila and sila po yung mas maraming dalang ulan compared po sa mga typhoon at super typhoon. Kaya po, mas nakakapinsala din po sila kahit hindi ganun kalakas yung kanilang hangin. Okay, so ngayon, ang kategory natin ay typhoon at hindi na super typhoon. Apo, typhoon po. Opo. Kariel, may paliwanag ba? Bakit ba pagka ganito mga buwan ng Nobyembre, dito nagdadatingan ng malalakas na bagyo like yung Rosing, Yolanda, tapos ito naman si Rolly ngayon, Nobyembre din? Opo, meron po tawag dito, tinatawag natin na latent or medyo delayed po na kasi po ang tubig po ay kayang mag-hold ng water, init rather. If napapansin natin pag natinigo tayo sa dagat, kahit gabi na, no, malamig na yung hangin, mainit pa rin po yung tubig sa dagat. So, ganun po, din po yung nangyayari kasi ang sa Northern Hemisphere, ang ating summer season kung saan pinakatirik yung araw o pinakatutok yung araw sa Northern Hemisphere kung nasaan po ang Pilipinas, ay mga buwan po ng Hunyo hanggang Setyembre. Pero kaya pa rin pong makontain ng Pacific Ocean yung init na dala ng summer even kay taga-transition na po sa fall. So, medyo mainit pa rin po yung ating tubig dagat. Mm-hmm. And then po, meron po tayong mga high pressure area dito po na nape-place pag panahon po ng fall bago mag-winter. Ang high pressure area po ang tumutulak sa mga bagyo. Malalakas po ang mga high pressure system natin kapag fall or taglagas patungo po sa winter. Kaya po yung malalakas na bagyo ay dumadaan sa Pilipinas kasi nga tinutulak pababa ng mga high pressure. Okay, matanong ko din na Sir Ariel, ano? May mga taon kasi na yung bagyo ay bumaba at hindi masyadong dumaan dito sa Luzon. Ano ang nagiging sanhi noon? At ngayon naman ay parang ang bagyo ay nasa Central Luzon o di kaya ay nasa gitnang sa Southern Luzon area at wala sa Kabisayaan o sa Mindanao area. Opo, climatologically sa isang taon po sir, on a normal year po, sa mga buwan po ng Oktubre, Nobyembre, and Disyembre, talagang landfalling po talaga ang mga bagyo. So, they could make it their landfall over Southern Luzon, Visayas, or Northern Mindanao. So, yan po ang nakita natin sa mga nagdaang bagyo. But meron din po mga bagyo, tama ka yung mga taon, tama na sinabi nyo, usually pagkatapos po ng El Nino year, like 1997, 1998 po ay 11 lamang po yung bagyo na pumasok sa PAR. Kaya po medyo hindi po sila masyadong nagla-landfall din kasi galing po silang malayo sa gitna po ng Dagat Pasipiko. Pagpasok sa atin, paliko na po sila. So, but around this time of the year, the last quarter of the year, normally po ay landfalling yung mga bagyo unless yung kanilang pinagmulan ay malayong malayo sa atin. Kung saan pagating ng PAR, paliko na po sila. So, Kariel, factor ba yung pagkakaroon na meron din tayong La Nina ngayon sa paglakas ng bagyo? Tama po kayo, yung factor din po yung La Nina kasi normally po, ang nangyayari pag may La Nina ay yung easterlies na sinasabi natin kapag panahon ng lagtuyo, pag summers colloquially sa atin sa Pilipinas, meron tayong easterlies. Yan po yung hangin galing sa Dagat Pasipiko. Kapag may La Nina po, ay abnormal na mas malakas po yung ihip ng easterlies. Ibig sabihin, kaya niyang ihip papunta sa Pilipinas o malapit sa Pilipinas yung mainit na tubig po sa Dagat Pasipiko. And kung mas mainit po yung tubig ng Dagat Pasipiko malapit sa Pilipinas, ibig sabihin ay mas yung breeding ground ng mga bagyo ay mas dumalapit sa atin. Kaya din po sila mas nagla-landfall and kaya po mas mataas din po yung pag-ulan natin dahil nga tumatama sa atin yung mga bagyo na nagdadala po ng mga pag-ulan. Alright. Ano oras po ang susunod na bulletin natin, Kariel? Mamaya pong alas 5 and habang nasa loob pa po ng Philippine Landmass, every 3 hours pa rin po ang labas natin ng ating mga bulletin. Okay, Johnson, dapat pag may pagkakataon at lumampas na itong bagyong si Rolly, magpakapit tayo at ilibre natin si Kuyang Ariel. Salamat po. Ariel, maraming salamat po sa oras ninyo at magandang hapon ho sa mga tagapag-asa. Salamat po at mag-ingat po tayong lahat. Ingat din po kayo.